We are at standby, engine control room side. We need to test dead slow ahead. Ayan. So we can see the RPM of my engine. Ayan, pumalo siya. And then also the fuel index indicator for the main engine. So ayan po. And then we put back to stop. So we are now tested the engine control room side. And then RPM indicator will go back to zero, and the same thing with the fuel index indicator for the main engine. Ayan. Ayan po. Zero sila. So then we will give the control to the bridge. Okay, bridge control. We are in the bridge control. Ayan, bridge control. And we are testing dead slow ahead. Ayan, RPM indicator, dead slow ahead. And then fuel count also indicates. There. Ayan. So we have this ahead position for the main engine, and then stop. Ayan, stop engine. Ayan, naka-stop engine tayo, and you can see naka-disengage the turning gear, main starting valve, and governor engaged. Ayan, stop engine, and we'll test the dead slow astern. Dead slow astern. Ayan, fuel come astern position, and the fuel index, then RPM of main engine is in astern position. Okay, ayan, astern position, and then stop engine. So hello everyone, so welcome back to my channel, Chief Remolio. So sa vlog na ito ay ipapakita ko sa inyo ang control room, ang detalye nito, and some explanation. So mayroong tayong viewers, subscribers na nag-request, si Just No One. So ang tanong niya ay, may vlog po ba kayo sa engine control room na may detailed description ng mga control buttons or on how to operate them? Ayan. So nagtatanong siya kung meron tayong detalye sa control room ng mga buttons. So mamaya explain natin ito. Okay, so andito tayo sa ating opisina at i-explain natin namaya doon sa control room ang mga operation. So actually sa control room ay may sa iba't ibang barko ay may iba't ibang design or makers ng control room. So ayun. So thank you pala sa mga patuloy na nanonood na aking vlog, at nagpapasalamat ako sa inyong lahat. And pasensya na po, at medyo natagalan tayo na mag-vlog ulit dahil sa medyo naging busy at sa ating biyahe. Medyo malayo ang biyahe namin at mahina ang internet. So yan, mahirap mag-upload ng video. Hello guys! Ito tayo ngayon sa control room sa barko. So ang meron tayong viewers na nag-request control dito sa control room. So I'm explaining to you a brief explanation of this function of this control room. So magsimula tayo dito. So dito, ito yung generator, fuel supply, circulating pump. Ito yung control. Nakikita nyo dito, ito yung bomba. And then, andito yung heater. At dito rin natin makikita yung flowmeter. Ayan yung temperature niya. So ayan. Meron dito, ito, andun meron itong control sa labas. So dito lang, makikita natin, o mamonitor kung ano yung temperature, and then flowmeter, and then yung bomba na nakaservice, yung mga mag-ilaw niya. Ayan. So, and the next one is yung sa main engine. So, ganoon din, meron ang fuel line ng mga main engine ay merong supply at saka circulating pump. So, makikita rin natin kung ilang service top. Ayan. Ilan yung liters per hour and temperature. Okay? So, ito rin yung mga bomba niya. So, ito yung alpha valve. Ayan. So, dito sa gawin ito, ito yung RPM ng main engine. Dito natin makikita ang alpha low. Yan, yung flowmeter niya at ayong bomba gumagana.
So dito, sa mga running indication lang, so makikita lang natin dito yung panel na nakaservice. Halimbawa, fuel, boiler, kitchen for running, so feed pump, yan, maraming kung manakasakso ngayon. At yung boiler fuel pump. Ayan, so purifier, fuel purifier, AC, ayan, generator. So, ito rin STP compressor. Ito yung sa other series. So, ayan, pangarap pa rin. So, ito gawin dito. Ayan na, ito na yung RPM indicator na RPM indicator ng mini tube. Ayan, yung other angle, speed, and starting indication. So, yung discorder here, ito na yung mga monitor natin. Ah, yung control ng engine. Okay, guys. So, ito ngayon, naka-pull tayo. Pull ahead. So, naka-switch control. Okay? So, in this area here, ayan, tigilan din kung ano, naka-fuel come ahead, naka-bridge control, as I said din earlier, and naka yung main starting valve in service, and then turning gear pushing leads. Ayan. And then our blower is on automatic. Blower. What's the blower? What's the main engine running in the lower RPM? Trigger to start the blower. Ayan. So ngayon, naka 84 RPM tayo. 85. Main engine will start. So this portion here, ito na. Ito tumunta tayo sa emergency stop ng boiler and incinerator. In case, worst case scenario. So we can emergency stop here or here or in the side of the boiler. So, meron doon sa mga gilid nila. Mayroong emergency stop. So, dito naman, sa area nito, ayan, pressure ng skin. Ito yung water level at turbocharger RPM. Yan ang meaning to. So, yan yung mga indication niya. So, here, in this portion here, ito na yung mga pressure gauges ng jacket, ng binigin, scavenging, and reservoir. Then the boil inlet, seawater, air reservoir number 1, and then number 2, and then fuel oil, inlet, air cooler, and then control air. So ayan. So meron tayong dalawang telepono, in case mag-i-visit ito, kung pwede mo gamitin. So here is the monitor. Ayan, monitor, system workstation. So ayan, sa monitor na ito, makikita niyo yung jacket, yung lahat ng parameters, the main engine generator, at mga machineries. Ayan. Mamaya ito makita ko mamaya. And then, ito rin yung the same. So dito, usual dito yung mga ibang mga parameters or alarm points, paninakalarma, o anong ibang mga system natin dito na ipapakita. Okay? So halimbawa, seawater. Ayan, 59 degrees sa seawater, dalawang bomba tumatakbo. So yan ang control room. And then here, we put it here. In this corner, dito yung steering gear monitor. So, sa steering gear, ayan, may 1 and 2. Number 1 na service. So, sa area nito, meron naka alarm panel. So, yung sabihin, no voltage, overload, freeze video, and low oil tank level ng steering gear. So, basta madalama ito, kailangan puntahan doon sa steering gear. And then, ito naman sa alarm color, may indication. Halimbawa, so, to alarm, fire. Ayan, light phone, telephone, alarming engine room, telegram. Ayan, ito yung mga alarm niya, o bandusin. Ayan. So, dito pagka nagtawag tayo, nagpag-call. Ayan. So, nagpag-call po tayo. Ayan. Ayan yung mga pag-call natin. And then, dito, kapag sinips natin sa attendant o unattended. Ibig sabihin ng unattended, UMS. Ibig sabihin, unman yung engine room natin. Walang tao dito. Okay? So, ito yung mga water mist system, indication. Water mist, ano ito dito sa steering gear room. So, ito power on lang. And then, dito yung fuel tank. Ayan, kung ano nakapukas. Ayan, number 1. So, ito remote lang dito. The remote enable. So, para naka-service, ito siya. Ito yung, at this portion here, ito yung fire alarm control repeat control. Dito, pag may fire alarm, dito natin makikita kung saan group or saan area ng fire alarm. Okay? So,
sa bandang dito sa tiyawin ito, tayo na dito naman yung feeder panel or mga center service, di ba, what, lighting, ayan, mga ibang equipment na nakawin dito sa panel, ayan, di ba, ito, water pump, empty cooling, electric water pump, loop oil pump, ayan, naka-service, engine room ventilation, ayan, siwata cooling, so, nandito lahat. And then here, ayan, mga kita rin, controller ng simulator, seawater, ayan, mga motor, winch. So dito, ito yung sa generator panel. So sa generator panel, ito yung breaker here. Ito yung indication ng ampere, hertz, voltage, at kilowatt. Mula ng load, so zero, hindi siya naka-service, naka-standby lang siya. And then here, sa synchronizing down. Now, we are running auto, automatic, so once na magkaroon tayo ng isa tayo ng manual, so meron tayo synchronizing lang. Yeah. Ito na yung control ng generator. Okay? So ayan, may 1 kilowatt. Ayan. And then, ito naman, number 2 generator. Ayan, generator number 2. Okay. So, 0 kilowatt, ibig sabihin din ang service. So, ito na siya ngayon. So, bakit ako ito? Number na patroon. For the 220 feeder panel, so ito yun, 220, yung mga deck light, outside light, ayan, dito naka-connect, so ayan, naka-on siya. So meron din itong air lighting, navigation light, signal light, and also here, solenoid, chimney panel, fire alarm control box, low lighting, ayan, CO2 alarm, relay, computer. So, naka-connect siya sa 220. So, dito naman ay LT natin. Lube oil service. So, in this portion, main engine and generator, lube oil system. And pressures and temperatures. Some tank and generator also. Overflow. So, cooling fresh water system ng main engine at generator. So, nakikita ang expansion tank, ang mga bomba at matakbo, at with corresponding pressure. Ayan. Sa diagram na ito, andito yung main engine and generator, piping diagram, jacket cooling, fresh water, main air cooler. So
So dito ang overview ng main engine exhaust temperature, lahat ng parameters ng main engine. Ayan. So yung mga lube oil pumps, so fuel oil pressure. Ayan. Kailangan natin mamonitor ang fuel pressure at ang jacket pressure dito, scavenging. Ayan, alpha loop. And here, dito tayo sa steering gear. As I mentioned earlier, yung naka-service at yung alarma. So dito naman ay ang water mist. Ayan, na-close up tayo. Water mist ng main engine, generator 1, 2, and 3. Ayan, at meron dito sa boiler. So dito sa portion na ito, ito ang valve ng fuel tanks na nagbubukas tayo in case na mag-bunkering o mag-transferring. Then here is the fire control. Yan, dito makikita kung saan ang fire alarm, saan location, and dead man's alarm. So ito yung dead man's and the UMS panel. So ayan, so we are at bridge control, running at full ahead. Ayan, nagka 85 RPM tayo. So it's as required by the charterer. So we have to monitor the parameters ng main engine. Okay, so ito yung harbor speed natin. Ayan, pull and astern, just to have an idea. And then here is a telephone, table of sound power telephone. So kung kailangan natin tumawag, ito yung line na ayan natin tawagan. So here, ayan, radar indicator, ayan, control by the bridge, and of course, ayan, may alarma. So water English, kasi may ginagawa ang taga-deck. So ito yung cargo hold. So this is the pressure gauges, ating main engine, and then boiler pressure, boiler water indicator level, ayan. And then here is the fuel indication, bridge control, turning gear disengaged, and then fuel rack indicator. Then we go back to the pressure gauges, main engine fuel oil inlet pressure and lube oil pressure. Main engine air cooler inlet pressure, control air pressure ng main engine. Ayan. So within range and jacket cooling water inlet pressure, sea water pressure, scavenging, main engine, air reservoir, 1 and 2, yan yung hangin natin na ginagamit. Okay, so dito, ito na yung na-mention ko kanina sa fuel module, ang alpha label sa fuel line ng generator and main engine. So dito, sa mga running indication lamp ng alin na naka-service, halimbawa boiler, purifier, incinerator, yeah. Yung naka-ilaw, ilang naka-service. Okay. So, dito yung fuel rack. Again, indicator ng main engine. Okay. Then, we proceed here. Dito naman tayo sa kabilang monitor. Ito yung mga, ano, ito lang limited press. Then, alarm. Incinerator, boiler, ayan, yan yung mga kalalama. Yung isa naka-normal na. So, i-acknowledge sa lang natin. Ayan. So, here is the patrol call. Pero, pag tinawag natin yung mga kasama natin sa engine room, ng short blast. So, may malaram uli sa cargo hold, water increase. Ito yung mga bilges. So, kasi naglilinis na ng bodega. So, ayan. Kaya, umalarma ito. At nagkakaroon ng tubig. Anyway, yung mga deck people, silang assigned dito para maglinis o pagtanggat ng tubig sa bilges. Anyway, if you require engine room assistant, engine crew, kailangan tumulong sa kanila. At ito yung ano natin, monitor. Sa pan, ayan, monitor to ng engine room supply pan. 1, 2, ayan, magkakasaka sa compressor. Ito pang switches niya. So as I said, ito yung supply pump ng module ng generator at main engine. So, ito yung na-explain ko kanina. Ayan, just a close video para makita ninyo. Ayan po. Naka-automatic. Indication ng generator kung naka-close ang breaker or kung may mga alarma, dito makikita.
like frequency low, high, etc. So ayan, busy ang mga engine officers, mga paperwork. So nowadays, marami na tayo paperwork sa shipping company. So here I have to give you a close monitor to the cooling water pump. Ayan, nakarami siya. So ito ang panel natin, and then GS pump. Ayan. So main engine overview, exhaust gas temperature, so 1 to 5, and then turbo charger before and after temperature, and then dito rin makikita yung mga jacket temperature ng engine, scavenging box temperature, piston cooling oil temperature, alpha low kung normal, and then go to main engine safety, slow down, ayan, kung low oil pressure, over speed, kung normal ba lahat, ayan, right side, may nakalagay na normal, piston cooling oil, jacket cooling, kung may nakalagay. Normal lahat. Okay, so yan po ang main engine parameters. Here is the system diagnostic, 24 volts, supplied by UPS, ayan, yung mga fuel bus, and server, monitor, and then this monitor alarm. Dito naman sa page na ito, makikita ang generator number 1 kung lahat ng parameters ay normal sa right side. The pump control system, so naka-connect siya sa bus bar, 440 volts. Yung naka-green, yun ang naka-service. Kung naka-white, naka-disconnected. Ito mga seawater pump natin, jacket cooling water pump. Yan. So this is 440. So transferring the channel, ayan, dyan nag-click natin, and then ayan, pumusok sa generator number 2, tignan natin ang normal lahat, ayan, sa right side. Okay, ayan yung mga parameters, cooling pressure, ayan, and then transfer to compressed air, ayan ang compressed air system natin. Dito mamonitor ang main air compressor, emergency compressor, working air compressor, yung pa ng main engine, yung mga pressure niya. Linyada sa generator din. Then we shifted to cooling fresh water pump. Dito makikita ang cooling fresh water 1 and 3 in service, and sa generator fresh water line, the same thing with the main engine, and main engine jacket, air cooler, and temperature. Ayan, makikita natin dito sa pages na ito. Then we go back to the main menu, pili lang tayo kung saan tayo pupunta, like fuel system, ayan, and yung room cooling seawater. So here's the seawater pump, 30 degree ang ating temperature at may pressure na 0.17 megapascal. And here is the fuel oil system, as I mentioned, system lang from shipping to service tank, and then to generator and main engine. Ayan, so go back to the parameters, and here it lube oil service, nakikita ang pressure, temperature ng generator 1, 2, 3 and main engine, and also yung lube oil pump. Synchronizing panel, ayan. So, synchronizing lamp, ayan ang synchronizing lamp. And then, dito, ayan, dito natin malalaman kung, ayan, dito sa generator na to, dito natin malalaman kung mag-synchronize na o mag-connect ang generator. Ayan, sa ito rin, synchronizing, ayan. So, dito, meron tayong generator number 1, number 2 and number 3. Ayan. So ito yung main breaker natin. So ayan po. Ang naka-service ngayon ay dalawang generator. Okay. Ayan, dalawang generator. At saka ito. Ayan. So dalawang generator na naka-service. 1 and 2. Kung makikita nyo, ayan yung amperahe niya, yung frequency,
6 thirds at saka yung 440 volts and then the load in kilowatt. Ayan. Ito rin yung isa. Okay, ayan. So, dito, automatic na. So, i-start natin yung engine. Pwede rin dun sa local panel. At ilalagay na natin ito ng start and crank. Push button na lang po. Okay, so yan na ngayon ang mga new technology. Ayan. So ito yung generator number 2. Ayan, meron siyang engine stop in case. Ayan, ito may engine stop siya. Kasama na ito, ready tayo dyan. Ayan ang 1 and 2. At mayroong load. So ayan po. Ayan. Meron na tayong monitor dyan. Okay. So ulitin ko, ayan. So meron tayong monitoring. Tungkol din dito. Ito ang importante na part dito sa engine. Dahil dito ay nagkakaroon ng power ang ating barko. Lahat ng ilaw, gamitan ng bridge, kailangan ng generator. Ayan, kahit sa atin, sa bahay natin, kailangan natin ng kuryente. So ayan, kailangan natin ng power. Ayan. So lahat ng mga machinery dito ay gumagana o nag-activate dahil sa generator, sa power ng supply ng generator. So, ayan. Okay. Ito na yung telepono. Ayan, power telephone. So, ito pang emergency. In case na hindi gumana yung dalawang telepono natin. So, ayan. So, dito sa ating control room, importante ang mayroong ang communication. Importante ang communication. So, ayan. So, here, naka-stop na tayo at naka-engine control room. Indication ng main engine exhaust ay mababa na. Ibig sabihin, nakaparang na ako natin. Okay. And we stop the jacket cooling water ng main engine. Ayan, nag-low pressure alarm. And then, ayan, i-acknowledge natin. And ayan, mag-slow down talaga siya. So, ang nakakonnect ngayon ay yung maliit na bomba for heating the main engine. So, ayan, main engine stop. And then, we'll do the blow through. Ayan. Then slow ahead. Blow-through lang natin. Nakabukas ang indicator pack ng main engine and then stop. And then, we put to finish with engine. Ang mag-acknowledge nito ay sa bridge. So, kailangan i-acknowledge na. Ayan, naka-acknowledge na. Finish with engine. And then, acknowledge all the alarm. Ayan. Ito, secure natin ang main engine. So, this time, nakahinto na tayo. And then, the auxiliary blower ilagay sa stop. Thank you.